So, sa mga gustong mag-reserve sa ating farm lot sa Pililla Rizal, available pa rin yan. Share ko pala sa inyo yung ano, yung mga bumili na ng house and lot or lote. Lalo you just go like that. How about you drink water? Hello, I'm going to fetch my baby yon second to the last day ng school. Magtanggal ako ng isang mask para marinig yung ako. Bali bukas yung last day. Almost 2 weeks hindi ko siya pinapasok. Kasi mataas yung cases dito sa amin, sa Singapore. Hindi ko pinapapasok yung anak ko for the last 2 days. Uulan. Uulan ngayon kaya kumpleto tayo ng armas. Ay, tayong masurel. Kaya no? 20 minutes more. Then they'll be out of looking for. Bilis na lahat. Lalabas na sila in 20 minutes. At medyo malayo-layo pa ako. Cool. So, hi. Kumusta kayo? Yung mga hindi pa nag-reserve dyan, yung mga naghahanap ng bahay. Reserve na kayo. Affordable pa. Tatawid tayo. Parang walang balak kumento. Kaya even naka green light siya, naka-stop. Tingnan mo rin muna yung sasakyan kung tingin ko. Kaya may taxi kanina. Naka-green light na, hindi pa nag-stop. Buti na lang na nag-stop ako. Yung sobrero na to sa baby ko. Sinuot ko muna habang papunta ako. See dito? Yan yung taxi nila. Taxi Q. May pila. May shelter kahit saan, no? May shelter naman, kaya lang yung ibang part wala, tulputol. Kaya need pa din magdala ng payong. No, closing time. Yan ang view here. So, sa mga gustong mag-reserve sa ating farm lot sa Pililla Rizal, available pa rin yan. Dito ako, kasi walang tao. So, share ko paano yung process ng online reservation. Yung online reservation, maging sa house and lot, ay una, pipili kayo ng location sa mapa na isi-send ko. Then, pag may napili na kayo, che-check po yun, double-check kung may, kung available pa yung napili nyo. And then, kung available, i-reserve nyo siya. Tapos, yung pag-send ng reservation, ay through bank account ng developer. Sa developer yun na hindi sa akin ipapadala. Then bibigyan sa'yo ng resibo, papadala sa email nyo, email address, and then down payment. After down payment, ipapadala sa inyo yung memorandum of agreement or contract, yung kontrata, then i-print nyo yon ng 4 na kopya, long bond paper, pipirmahan nyo lahat yon yung dapat pirmahan, and then papadala nyo sa developer, sa address ng developer, para manotaryo. Then kapag nanotaryo na ng developer, ipapadala sa inyo. Ito ay para dun sa mga online reservation na mga nasa abroad, lalo na
So, ganun po yung process ng online reservation. Yung mga nasa abroad na gustong kumuha pero hindi nila alam kung paano. So, ganito po, mag-online reservation. Mayroon akong client na taga Hong Kong, ano siya, domestic helper. Ayaw niyang ipaalam sa kamag-anak niya na may kinuha siyang lote kasi gusto niyang surprise. Corner lot yung kinuha niya. Shout out sa'yo, sis. Lagi siyang nanonood ng video ko. Then, ganun yung ginawa niya. Hindi malalaman nung kamag-anak niya, nung pamilya niya na may kinuha siyang lote. Kasi, nag-online reservation lang siya. And then, pagdating sa mga ganitong client, I'm very protective, tawag doon. Is it protective? Hindi ko talaga sila pinapapayaan kasi nasa abroad din ako. Alam ko kung gaano kahirap kumita ng pera. Hindi ko talaga sila binibitawan hanggat hindi ayos or settle yung documents nila. Lalo na yung iba. Yung mga first time nag-invest yung nasa Hong Kong, hindi niya alam na kailangan may kontrata siya after niya mag reservation at down payment. Ako yung nag-post sa kanya na ano yung company na padalhan siya ng kontrata, yung contract of sale. Ang hawak niya, resibo lang. Akala niya, yun na yun. Pero hindi pa yan. Kailangan may kontrata pa. Kasi pagdating sa kontrata, is developer and buyer already. Kami, nag-a-assist lang kami. Mga ahente. Pero hindi lahat ng ahente ganun, ha. Yung iba dyan, pag na-close lang, oh, bye-bye na. Wala nang pakialam. Ang bilis, oh. 20 minutes, dito na ako. Hello. Kain muna ako bago mag-video. Katatapos ko lang mag-film nung tungkol sa mga negosyo, mga senior ng ating mga mamis. Then now, I need to film about real estate. In 5 days na, wala pa akong na-film. It's already 5 o'clock in the afternoon. Tapos yung merienda ko kanin. Kaya tingnan naman yung katawan. Ang laki ko sa video eh. Daya yung rin. Namimiss ko lang mag-vlog. I-share ko pala sa inyo yung ano, yung mga bumili na ng house and lot or lote. Lalo na yung online seller, online buyer, I mean. Yung mga nag-reserve online. Ano, diba, pagkatapos ng reservation, mag-down payment kayo, tapos na ipapadalang kontrata or memorandum of agreement. I-preprint nyo yun ng 4 na copies. Ano siya, long bond paper. Then, ipirmahan nyo, tapos ipapadala nyo yun sa office, doon sa developer. Tapos, maghintay ka ng ilang weeks. Yung iba, kasi yung kapatid ko din, ganun yung nangyari. Yung kontrata niya, hindi pa niya hawak, wala siya pang kontrata. Yung gawin nyo, yung ibang developer kasi hindi nila pinapadala yung kontrata na notaryado na, pinapabayaan lang nila doon sa office kasi dapat, kayo kasi ang kukuha noon. Hindi yon ibibigay kung kani-kaninong ahente lang. Ang gawin nyo, magutos kayo ng kamag-anak nyo sa developer, sa opisina ng developer. Bigyan nyo ng authorization letter, tapos yung ID nyo, na ino-authorize nyo sila kunin yung kontrata na nanotarize na para mayroon kayong kopya. Kasi ngayon ko lang siya na-discover. Yung iba kong buyer, hindi nila alam yan. Akala nila yung resibo na binigay, yung nag-reserve sila at nag-down payment, yun na yun. Hindi po kailangan may kontrata yan. Yung pinipirmahan nyo, tapos papadala nyo sa developer, and then after that, inunotaryo yun ng developer. So, dapat may kopya ka noon. Kasi may buyer ako sa Hong Kong, hindi niya alam yan, yung kopya siya na notarized na galing sa developer. Akala niya yung resibo, sapat na yun. Kung ako, walang kwentang, medyo may pagka, manggagancho. Pwedeng hindi ko nasabihin yun, pero ayoko kasi ng ganun. Gusto kong ano yun, alam nila. Alam nyo, yung mga buyer. Kasi ako din kasi wala, hindi naman din talaga ako ganun kagaling. At saka katalino, at saka hindi ko naman talaga din alam lahat. Slowly, as you grow old, as you grow, natututunan mo. And since nandito tayo sa YouTube, ito yung content natin, may money involved, i-share ko. Kapag malayo kayo, or sikreto yung pagkuha nyo, shout out yung nasa Hong Kong, sikreto lang yung pag ano nyo, hindi ko pala pwedeng sabihin kasi baka nanonood yung kamag-anak niya, hindi na maso-surprise. Kung sikreto yung pagkuha nyo, ayaw nyo ipalam sa pamilya nyo,
for whatever reason, yung ahente na kinuhanan nyo, yun yung pwede nyong bigyan ng authorization letter, tapos sila yung kukuha, sila yung magpapadala sa inyo ng kontrata na notaryado. Pag ganitong sa ganito, tapos yung clients ko ay OFW, talagang I'm very protective. Ayaw ko silang madihado ba. Gusto ko at peace sila. At least, hindi ko man sila kilala or hindi man nila ako kilala sa personal. Pag tumira sila doon sa bahay nila, sa lupa, or saan man, yung investment, alala nila, uy, si ano, si Jen F. ganito, madiscarding nanay. Siya yung dahilan kaya ako nagkalote dito. Siya yung tumulong sa akin. Yung imposible, naging posible. Yung ganun ba? Aminin natin sa panahon ngayon, mahirap magtiwala. Kasi maraming scammer, at saka manluloko, at saka manggaganso. Ako din, biktima din ako ng ganyan. Yung mga nakabili nung lote doon sa Pililla Rizal sa Phase 3, I think may na-close ako doon ng mga 12 to 14 lots. Sa 12 to 14 lots na yon, isa lang yung nakuha kong commission. Yung 13, hindi na ako binigyan ng commission doon sa ano, yung pinagpasahan ko ng benta. Kasi ayoko manloko kasi alam ko kung gaano kasakit maloko. Kasi doon kasi sa realty na napasukan ko nung una, itatransfer lang nila doon sa ano ko, sa account ko, halimbawa GCash or bank account. But thanks God, kaya gusto ko na mag-give up talaga, mag-ahente, kasi naluloko din ako pagdating sa mga commission. Siguro may ano si God, ayaw ni God na pahintuin ako kasi maraming OFW yung kailangan ng ganitong services. Kaya ayaw niya akong pahintuin mag-YouTube as real estate. No. Nang nangyari, noong February 2021, napunta ako dito sa real estate. Yung realty ko ngayon, kung saan ako may affiliate, tapos may license, napunta ako dito. Dito maganda kasi hindi ka na maluloko kasi yung pera mismo, yung realty mismo, yung guhulog sa ano mo, sa account, yung Hello Money, diretso agad doon, hindi nadadaan sa broker, hindi nadadaan sa mga ahente. Yung diretso na agad sa ano, maganda, kaya na-inspire ako mag-focus ulit sa real estate. Natuwa ako nang may nabenta ako sa Pililla Rizal din, 5 lots. Pumasok doon sa account ko yung commission. At least ngayon, siguradong makaka-commission ako. Kasi pagdadaan pa sa mga broker, minsan yung broker, kinaka nila na hindi na nila binibigay sa'yo. Lalo na pag marami kang nabenta. Kaya, na-disappoint. Pero okay lang, si Lord na yung bahala sa kanila. Hindi naman ikakayaman nila yung believe me. Yung mga gumagawa ng mga ganyan, kalukuhan yung naloko ka. Hindi. Mabilis mawala. Yung ganun. Yung aking Christmas tree. Huwag nyo intindi. Kasi yung mga ano to, yung mga nakasagit sabit, ano lang yan. Yung mga laruan ni baby, binalot ko ng mga ganito, wrapping paper. Tapos sinabit ko. Tapos ito, ano lang yan, DIY. Lahat yan libre. Wala akong ginastos. Pero ang laki niya. At least may Christmas tree, no? Kasi hindi naman ngayon makakapag-party ng mga bisita-bisita. Kaya okay lang kahit may ganun po. Kami-kami lang. Ma-feel yung Christmas. Sa kakadaldal ko, ang dami ko nakain. Nakadalawang ano ako. Dagda. Ay, naku. Sarap kumain. Tapusin ko na yung vlog ko. And then, yung mga hindi pa nag-subscribe, pag-subscribe kung bago kayo sa aking channel. Maraming salamat sa mga nanonood. Yung mga silent viewers. At yung mga hindi nagko-comment, salamat sa inyo. And kung maghahanap kayo ng mga properties, just message me sa aking pa-download ng WhatsApp at saka Viber, kaya Telegram, para madali yung usapan natin. Kasi pag number, hindi ko kayo ma-reply. Good luck and thank you.